Parang ganyan yun. It's sobrang role player niya. Actually, ang napapansin ko, ang discovery ko nga doon, at Malaysia's Best, kahapon yung pinakita nila, yung kalaban nila, yung Seaball. At Malaysia's Best, kahit nagkakaroon ng jitters ang Pilipinas, yung Soto Gonzalez, kahit first game nila yon, eh kayang-kaya pa rin manalo ng Pilipinas. Ganun talaga kalakas etong Seaball lineup na ito. Philippines vs. Singapore, the draft is on. Ling Franco ang binan out ng Philippines, while for the side of Singapore, it's going to be Valentina in the 1-1. Napakaganda ng mga starting bands natin. These are technically standard bands na hindi mo lang talaga gustong makita. And ito, Philippines taking out the Franco means they want to take care yung mga side laners nila. Yung Franco kasi ngayon kung nakikita natin, pag napipick yan, hindi mo makikita madalas inside the mid lane. In fact, makikita mo sa loob ng jungle mo or nag-i-invade agad-agad sa mga side lane. So taking that man out alleviates a lot of pressure around that side lane. Na open up di na ban dito, I mean etong Masha, typically ang Philippines ay nagbabayan ng Hilda because they want to focus on making sure that their jungle lane is okay or jungle role is okay. Pero with this Masha, ang minamata ngayon ng team Philippines is securing that Xavier o kaya naman yung Eve o kaya naman yung Beatrix. Singapore, ang hirap ng choice nila ngayon. Are they gonna ban out Xavier Eve o kaya naman yung Beatrix, or what if ang kanilang iban ngayon is yung Matilda na mukhang nagiging priority din ng Philippines with different kinds of like strategies and comps. Mm-hmm. And Masha Franco, parang ito yung nagiging template ban ng Philippines. Ang hirap din kasi for the side laners to sabihin natin XP lane Masha or Roam Masha. Madaming things na pwedeng gawin yung kabilang team kapag ka nakuha nila tong Masha na to. And one example is yung efficiency nga sa pag-farm ni Del Rosario ay pwede nilang tanggalin ng onte. Okay. And that's really scary if you think about it. Kasi Del Rosario, kilala siya sa pagiging efficient. Kaya niya mag-farm ng sobrang bilis. And probably, ako nga masasabi ko, one of the fastest farmers in terms of the jungle and road. Definitely super efficient. But looking at the first pick of Philippines, mukhang mas bibigyan nila ng priority yung Eve ni Haji na nakita na natin ilang beses nang nakabuhat ng mga laro. Even if they have a rough start, kahit pa 0-3 pa si Haji, nakaka-comeback pa rin yan. Without the Matilda na pwedeng i-pick sana ng Singapore, which they ran out, wala sila masyadong options to answer this Eve. So ang siguro ang pwedeng piliin dito ng Singapore is the Esmeralda. Also, then I pick siya versus Team Philippines. You also have that Beatrix na lagi naman ding standard pickups. In the case ng Singapore, since sila mismo yung nagman ng 1-1, wala na masyadong pwedeng tumapat dun sa Beatrix. So if I were to guess, Esmeralda and Beatrix sa kanila ipipick. Itong Matilda band na ito na binibigay ng mga teams para sa side ng Philippines, binibigyan tayo ng flexibility sa pagpili natin sa ating mga meta heroes. Ngayon, sa kanila lang ginagawa to, hindi tinatanggal yung Matilda sa mga ibang bansa. Pag Philippines lang, ganun ba talaga ka-efficient or ganun ba talaga kalakas ang Villaluna-Del Rosario combination kapag merong Matilda? We've seen seasons worth of gameplay coming in from the Del Rosario and Villaluna combo na may kasamang Matilda. Feeling ko hanggang ngayon takot pa rin ang buong mundo sa kayang gawin ng VY tandem with that Matilda. But right now, I do feel like that Matilda man is outdated. Parang marami nang pwedeng iban pa mas lalo against Philippines. Okay nang bigay mo yung Matilda kasi marami pa namang option ng win. Kumbaga, ang dami pa niyang pwedeng may labas. Siguro ang dahilan lang kung bakit ibinanto ng Singapore kasi open pick to for Philippines. Hindi sila magdadalawang isip na i-first pick yung Matilda kasi pwede siyang gamitin ni Imam as well as ni Villaluna. So yung Akai, mukhang ito yung nagiging flavor of this tournament, at least for Philippines. We can see na pinaprioritize na nga siya, as well as the Esmeralda na open up din for Singapore. So yung Singapore kasi, instead na kunin nilang Esmeralda dapat dun sa kanilang first two picks, ay mas pinili nilang kunin yung Xavier.
the problem with this is yung Xavier, kung sakali, imagine hindi nila pinick agad yung Xavier at Esmeralda yung pinaritize nila. It's a deny pick sana sa Philippines. Hindi naman din kasi kukuha ng Eve plus Xavier ang Philippines anyways. So mas maganda sana na hindi muna nila to. Well, siguro ang iniisip nga ng Singapore is meron naman silang Dyroth na pangsagot doon. And Esmeralda, Dyroth 1v1 never really works out for the Esmeralda. Pero tingnan natin na kasi ilang beses nang nagkaroon ng ganyang senaryo ang Philippines. But yung Esmeralda players natin dito parang built different. Yep. Mm. Exactly. Alam mo, may mga times nga tayo nakikita na parang yung Dyroth na hindi kakaroon ng problema sa mga Esmeralda picks. And it's all about timing din kasi for the Esmeralda. If Esmeralda plays it well, then possibly hindi mag-matter yung kalamangan ng isang Dyroth sa laning. And laning is something that's super important for our side laners here in the Philippines, considering na sila pa yung bago, no? Sila yung mga rookies ng Philippines. And I feel like this is exactly why they're building around their rookies despite nasabihin na natin may VY tandem ka. Lolita ban from Singapore. This is not the first time that a team actually banned out itong Lolita laban sa Philippines. Nakita natin yan kahapon. Which is interesting kasi parang hindi naman tayo nakakita talaga ng Lolita from the Philippines in the past few days. Actually, past few series. Important nga lang to kasi maganda siya versus the Beatrix as well as the Xavier. And I'm pretty sure that Singapore will draft another jungler, another core na mapipigilan itong isang Lolita. And there is going to be yung Karina mula sa Team Philippines. Most likely ay minamata nila na itong Dyroth ay magiging explainer instead of the jungle, knowing na ang bina nila ay isang jungler. Usually naman kapag mga kunyari MPL countries yung naglalaro, you often see the Dyroth in the XP lane. Mm-hmm. And ngayon, since may Esmeralda nga, parang hindi mo siya yan eh. Hindi mo na siya i-jungle. Kasi mm-hmm. alam mong favorable yung lane. And at the same time, you still have a lot of options na dun sa pool ngayon na pwede mo pang gamitin. Siguro yung Lolita din, Wolf, baka iniisip nila yung Beatrix tsaka yung ano, Xavier. Itong si Xavier na pwede niyang counterin. Yeah, that's exactly yung point ko kanina na parang ito yung mga teams, ito yung mga heroes na dependent dun sa mga projector na napangharap. And of course, Lolita prevents that from happening. Additionally, isa siyang hero. Interestingly kasi yung Lolita, sobrang counter, ano siya, second layer ng initiation ng CC. And with Akai already pang setup initially, pati Falling Star Moon, pag dire-diretso yun, tapos meron ka pang Eve, parang ibang klaseng combo na yun. Don't wanna give that to Buong mapa na. But wala nang gising yun pag ganun. Ang gising mo nun, pabalik ka na ng ano, ng bansa mo. Sa airport na. Sa airport, may gising mo, airport na. Ngayon, kung papasinin niyo yung banning. Ngayon, kung napapansin mo yung banning, meron na namang dalawang Villaluna hero na natanggal dito na hindi binibigyan ng ban slot in terms of other countries. Nandun sa pinakadulo, si Popol and Koopa. Alam natin na ginagamit ito ni La Villaluna at alam nila kung paano i-utilize to against some of the teams na gumagamit madalas ng mga Franco. Technically, yung mga nag-zone out talaga sa inyo ng matindi kapag nandun sila. And this really gives a certain advantage, right? Nakakatakot talaga kasi kapag when you're up against Villaluna, you kind of wanna take away all of his favorite heroes talaga. Yung mga heroes na sanay talaga siya. And even then, you can never take away yung kapangyarihan niya mag-shot call. Eh. Makakuha lang siya ng hero na somewhat comfortable siya. Yung bosses niya mismo, yung ilalagay mo. Pero as Singapore, you don't want to give him the hands and the feet o yung mga heroes na gusto niyang gamitin. I-limit mo na lang sa bosses. May narinig akong of interest, Wolf. Actually, Grok? Of bakit? Disinterest. Kasi I always feel na itong Grok ay hindi effective sa Esmeralda. Hindi natin gusto yung odds ng Grok kapag may Esmeralda. Kung anumang role nung Grok bakit? Na yon, be it XP lane, gold lane, or roam. Particularly pag side lane siya, nako, malulugi talaga siya sa isang Esmeralda no matter what happens. Just a unfair advantage sa Esmeralda dahil walang magic defense naturally ang isang Grok. At yung combo ng Grok, it will never be enough against Esmeralda, especially kapag nag-purify yung Esmeralda. So, meron pang Eve na additional magic damage and slows doon sa Grok. So, Natalia, wow, Onin, at syempre yung Claude. Really, even bolstering yung damage output nitong Team Philippines. At mapapansin na natin, naka-focus talaga sila ngayon dito sa Claude. Ako naman, sabi ko,
pagka may Beatrix sa kabila, may Claude ang Pilipinas. Mm-hmm. And this Natalia really gives a lot of problems para side ng Xavier and ng Beatrix. Isipin mo, isipin mo yung katapat mo, problema mo na, tapos meron pang Natalia na kapag malapit siya, merong ano, merong exclamation mark. May side quest ka bigla. May side quest ka bigla. Back siya na lang yata. Ayun. And back siya man. Pero let's touch upon yung Natalia muna. No? Nakakatuwa makita na may Natalia pala yung Blacklist. Yung Team Philippines, Team Cebol, na meron tayong Natalia na makikita. Usually we see this from players lang na katulad ni Yawi, ni Baloyski during MPL Season 9. But right now, in Cebol, Philippines, meron silang tinatago Natalia. So exciting, paano nila laruin to? Yep. It's a Haji with, Imam na maglalaro nito. We saw this some games nung MPL Season 9 at hindi nga lang sila ganun ka successful. Ang maganda dito is yung jungle control ng Team Philippines ay sobrang lakas. Yun nga lang, syempre, ang naging counter dito ng Team Singapore is to get the Baksha. And Baksha is a hero na hindi ganun ka-concerned sa isang Natalia kung sakali. Medyo lang, siguro, mapipigil na kaunti, but it's not gonna be a total shutdown. Ang kailangan bantayan dito ng Singapore is yung kanilang gold lane. Saan nandun yung Beatrix. Kasi pwedeng gamitin, pwedeng yung rotation ni Imam after this mid lane rotation or jungle rotation ay pumunta doon sa may gold lane. Mm-hmm. And ito yung role ng isang Natalia. Kumbaga, ang plano niya dito is to try to take out yung mga HP na ito nila. Sayla, probably si Beatrix, or if ever man na hindi maging ganong kaganda yung Esmeralda Dyroth matcha para sa side nila, pwede din siyang umalalay doon. Grabe kasi talaga ang early game potency ng isang Natalia. Yun yung tipo na levels 1 to 3, kailangan mo talagang mag-ingat. And if maging sobrang aggressive ka, pwedeng bigla na lang may Imam na kakalabit sa'yo. Actually, yung ano, yung fact lang na mapauwi mo yung kalaban dahil hindi na sila komportable sa HP nila, it really gives a lot of comfort para sa mga heroes like Claude. Naisipin natin, si Gonzales nga, talagang ano na eh, talagang templated na yan eh. Magbe-Beatrix yung kabila, o tara mag-Claude ka na. I-blazing do it mo na yan. Kahit nga po, upulin ko po eh. Sinabi natin na yung rotation, di ba, nung ni Ima may pwede dun sa may top lane. So pumunta na siya doon, forcing itong Grok, in fact. And in a way, etong Philippines, masaya pa sila sa nangyari. Kapag kasi pumunta dito yung Grok, dalawa yung tatama na gandong Art of Thievery na may Avarice. Mm-hmm. And actually, gumawa na siya ng move sa other part of the map. Imam, low HP, babagsak nata ang kapitan. And first blood goes to Singapore. Kailangan nila yan. Mm. Ay, sorry. And that... And that was a good play coming out from Singapore. At least meron silang ways to punish the Natalia. And tingin ko dito kailangan mag-ingat ni Imam eh. Kailangan mabilis ang iyong pagkuha ng kill. Pag hindi, more or less, talagang mapapunish ka ng todo. Pero Turtle, masisecure ni Del Rosario. Nice ultimate at nag-gigante si Imam with the heavy spin nandito si Del Rosario going in for the disengage. Pero si Sol, sabi niya, Soto, alika muna dito. And there you go, it's just a Turtle going to Philippines. Mm-hmm. At si JPL, napag-tripan ni Imam. And that is going to be another kill para side ng Philippines. Kung ano man yung nakuhang advantage ng Singapore kanina sa pag-takedown kay Imam, nawala na yun lahat. Kumbaga, parang ano lang yun eh, parang binansyan bigla, double or nothing, biglang yung isang death ni Iman, bumalik ng dalawang kill. Kasama pa yung Turtle, which is very important para sa Singapore sana because of their composition. This is Baksha na kanilang composition. At ang gusto nilang mangyari is i-funnel dito kay Adamir yung damage output sa late game. Not having yung Turtle para sa isang Baksha, nako, mahirap tong... Mahirapan siyang umikot ng constantly. Gusto niya kasi lakihan yung deficit niya when it comes to the gold compared to the jungle na matchup niya. Kung nakikita niyo yung mapa ngayon, nandun agad si Imam sa may taas. Kakabalik pa lang neto ni Sayla. Ay, kakabalik pa lang neto ni Adamir. Pero plano niya na ulit pauwiin. Grabe, ito yung pagising mo airport agad. But here in the mid lane, Villaluna, medyo mababawasan. Oh. Kung titignan natin yung rotations nga, men, ayun na! Ang pangatlong kill ni Imam! Ginalit nyo kasi! And yun nga sinasabi ko, kapag kakinuwahan nyo kami ng isang kill, merong isang gold laner na tutumba. Ayun ba yung masama ay gold laner yung pinapatumba? Mm-hmm. At si Gonzales, komportable yung buhay!
Ayun ang gusto ng Team Philippines. Pero dito sa midday ng Villaluna, hindi babagsak dahil makakapag-flicker siya palayo Singapore. Naghahanap na talaga ng kill. Edging ang tawag doon na nakita ni Villaluna na literalmente sabi niya, ay teka lang ha, matitakedown ata ako. Piplicker ko na to. Parang sinayawan lang ng konti. Sinayawan lang ng konti. 50 HP. Parang pinakilig niya si ano, pinakilig niya si kay Manisin. Sabi niya, mapapatay ko yata si Oh My Venus dito sa may midline. Tapos, nope. Nawala na ng chance. Hindi nila na-detect si Imam. Ha? Hindi nila na-detect. Oh, ito, hindi nila alam na nandito si Imam Villaluna. Medyo delikado. Wala ng flicker. Pero heavy spin sa dalawa. Grabe naman yun, Del Rosario. Umagsak ang dalawa mula sa Singapore. At si Imam ay nasa loob lamang ng bush. Hinahanap si JPL. And there you go. 2 kills. Going to Nanzo Philippines. Hindi pa rin nila mapatumba ang Reyna. Grabe. Ibang klaseng shot selection kami na from 15 Philippines. Nakita natin na sobrang crucial nung info na binigay ni Imam. Hindi kasi siya na-detect nung gumulong si Baksha. Naka-focus ang Team Singapore sa pagpunta doon sa Turtle Pit. At dahil yun lang yung kanilang nag-tunnel vision sila doon, I mean, hindi nila nakita na alam ng Team Philippines sa kanilang pwestuhan. So, when Singapore went in for the Eve, which is Villaluna, lalo pa sila napunta doon sa trap kasi handa ang Team Philippines. They know where to go. Kaya naman naipit din ni Del Rosario yung dalawa. Sila tumama ang ulti sa dalawa. Villaluna! Ayan na, after 3 times, napatumba na ng Singapore. That was actually a great play coming out from Sela kung iisipin mo. Tatanungin na dapat siya ni Imam kasi nagamit niya yung dawning light at nahagip doon si Imam. Dahil doon, nawala yung invisibility status niya at hindi siya nakatalon doon sa pwesto ni Sela. And that was a great play coming out from them pero kailangan nila yon. Oo, kailangan nila yon. Kailangan yun. It is a 2v2 here in the top side. Si Imam naman ngayon ang uuwi, pero Gonzales, marami na nakuha ang pera with the avarice. Dami nila dito. Madami sila. Gusto nila si Gonzales. Oh, gusto nila bawian eh. JPL, ano nakupo, JPL, ano ginagawa mo? Mukhang gusto lang nila makuha ang Torre, pero hindi nila nakuha, pati si Gonzales. Napakagandang BMI mula kay Gonzales. At si Imam naman ngayon, hanap si Sela. Here comes the double dash, nasa islands ng konti. Mapapasprint, pero hindi yan enough po. Hoy, Imam, tatakbo mula kay Reminiscent. Nire-reminis yung mga araw na pwede nyo pantalunin pero hindi na kasi nakapag-dash pa palayo. And si Gonzales, tignan mo, kahit yung Torre tinangkinan, nilabanan na lahat. Grabe. Gusto niya nakalabanin lahat, gusto niya tangkin lahat. Sabi niya, last ko eh. yung plano ng Singapore dun sa may top lane, parang sobrang daling basahin. Kasi alam naman nila, may Grok. Yun lang yung only way nila pang-initiate. Kaya nagawa na para ni Gonzales na makapag-BMI out. Unfortunately, para kay JPL, yung kanyang flicker plus wild charge combo hindi nag-hit. Medyo ano kasi parang may kanta yung dating member ng ano yun, ng One Direction. Ayun. Parang ano? Ano yung slow hands? Slow hands! Ang grabe ka naman doon, Wolf! Pero alam mo, yung mga ganong klaseng plano, kailangan talaga mabilis yung daliri mo eh. Uh-oh. Kasi pag hindi, yung plano mo, eroplano. Ay, nako! Yung plano mo naging eroplano. Pero right now, Philippines, they are ahead by 1-5. Or around 2,000 gold. This is still anybody's game. And I just have to say, early game talaga lamang tayo because of the Natalia. Pero hanggang kailan kaya mangyayari to? Eh well, ako, considering that si Imam actively humahanap pa ng mga kills, this could go up more. Lalo na kung yung Beatrix yung pagtitripa nila. Pero si Soul ay naipit at hello Soul. Soul, ako nga pala si Soto. Ako nga pala yung kanina mo pa pinapalo at kasama ko si Dino Rosario. Pero si Atomir, susubukan kumuha ng kill. Pero si Gonzales hindi nalalapit dahil alam niya yung shotgun na yan ay masakit. It's a 3v1 now. Gonzales medyo mapapauwi dahil kulang na sa mana. Punta tayo dito sa purple buff. Villaluna tried to defend it. But then again, may retribution si Reminiscent. Oh, so far, Singapore, medyo bumabawi. Yep. Bumabawi ang Singapore. And you would know na kahit papano na sabihin natin na babasa din ng Singapore yung galaw dito ng side ng Philippines. Para sa akin, ang pinaka nagkakaproblema sila dito, yung galaw eh. Grabe naman yun, yung gulong. Kinulong niya pabalik. Tinulak niya. Ang tawag doon yung ano yung vertical spin minus horizontal spin, men. Alam mo, gumawa sila ng cruise. Pero umiikot yung cruise. Umiikot yung para cruise. Para silang mga gears. Para silang mga gears. At napasasakit. Bumagsak ang Eve. And Villaluna goes down. Del Rosario, it's a 4v1. Medyo tanky naman yung Akai. May sniper sa mukha.
ultimate galing dito kay Gonzales. Blazing Duet sa likod, tatakain na yung Savior si Soul at si Rema na isa na low HP. Hindi na mawakat si Gonzales. Tignan mo si Soto sa gilid, tinatake ang shotgun ni Adamir. Napadash pala yun, hindi pa naman babagsak. Pero na, oh, killing spree para kay Adamir. Pero may bawi naman pala si Gonzales. Mm-hmm. And there you go, it's a 3-for-2 exchange. Mm-hmm. Grabe yung ginawa ni Soul doon, napaka-advance. Ano yun? Yung BMI pa lang yung nakalapag doon sa kabila, nagdash na siya. With all due fairness sa Singapore, sobrang clear na ang kanilang fina-funnel doon sa mga teamfight clashes nila is definitely Adamir. Siya yung pinrotektahan. In fact, yung damage output ni Adamir doon ay respectable doon sa fight na yun. Specifically dahil pinrotektahan siya ng Team Singapore at nag-setup sila para kay Adamir. This is probably the core of their composition. So, ito yung hero na kailangan i-watch out ng Team Philippines. Paano nag-setup ang Singapore para doon sa Beatrix? At if they do counter that, it will be them winning those clashes. And kanina, kung titingnan natin, no, munti ka na si Adamir kay Soto. Kaso, nakapag-dash pa palayo eh. Mm-hmm. And alam mo si Imam, nandun na siya sa iba't ibang parte ng lane, nakikita natin na nakikita niya na yung mga opening sa jungle. Oh. At si JPL ay naikot yung bato, diniktik sa bato, at wild charge palayo. Kaya bang tumakbo? Gonzales with the Blazing Duet, makakakuha na isa si Soul, sinusubukan ni kahit nako. Bumagsak na si Haji with the ultimate coming in for the baby. Isa sa double kill for Adamir, pero naaganti yan na. Sabi ni Don Rosario, hindi yan pwede dito. Shutdown from this Rosario. At si Rema Nisit naman, ninanarap si Soto, hindi niya mapapatay. Ang Esmeralda na yan, Lord, will be the next big objective. Oh man, ang ganda na nangyaring clash na yun for Team Singapore at the start, and then eventually with Soto and Rosario, nahanap nila yung tamang opening. But my oh my, si Gonzales, sobrang ganda ng performance doon. And so, look at that. Ang galing, ang lipit nitong si Soto, tinatapangan niya talaga, tapos tinatauhan niya man-to-man defense na full court press call kung ano man. At dahil doon, yung mga kampi niya, kung papansin niyo, nakakaikot. Parang nakita natin na nag-deal ng damage si Gonzales around Soto. Ito ang tinatawag na yakap. Oo. Yakap ni Soto. Ang yakap ni Soto ay malagkit. Hindi ka makakalayo, hindi ka makakalapit sa mga tropa. 1/4 HP here on the Lord. Gonzales, 3/4. Si JPL, humaharap ng angle. Real world manipulation, nakakulong ng dalawa. Reminiscent, tumatake ng maraming bawas. Tumalon palabas ng real world at si Haji. Nahanap ang Beatrix on the backline. JPL, pumasok sa tatlo. Paso slow siya. Gonzales, makapag-BMI palayo. Wow. JPL, boy pa rin. Pero hindi na makahanap ni Soul si Gonzales. Gonzales with the positioning. Dito nagiging magaling yung kanyang Claude. Na pagka nakikita niya na, pag nakikita niya na pwede niya pang kahit papano ay labanan yung kanyang pinapatay na opponent, pipilitin niya. Tapos, kapag ka naman meron ng isang factor na makakapag-takedown sa kanya, tsaka siya makakaalis bigla-bigla. And nakikita niya yung future. Grabe, may anong tawag na emperor ay si Gonzales. May emperor ay nga eh. Parang ano pala, may sharingan din lahat na. Tinutulungan, iba kasi yung vision ng Team Philippines, and this is also because of Imam, yung sa kanyang positioning. Parang dahil alam mo kasi kung nasan yung mga members, pag nakita mo kung nasan yung kalaban mo, medyo mapepredict mo kung ano yung gusto nilang gawin. Mm-hmm. At ito nga ba, mapredict ba ni JPL na wala naman si Gonzales sa parang bula? Then Rosario, nakulong yung isa, grabe naman yung dalawang wall, may real world manipulation pa. JPL, makakaliyo ka ba sa ila? Pang-ani mo na yan pag namatay ka dito at makakataka sila. Lima pa rin ang buhay sa side ng Singapore at nahan. Hanap nila si Imam. Oh, isolation play from Singapore. Kaso nga lang ngayon nandito si Soto. So the reason kung bakit nanali Singapore doon at na-isolate nila si Imam is alam na nila na paulit-ulit ginagawa ni Haji yung pagpunta doon sa may backlines para kay Sela. So medyo hinayaan nila si JPL, Reminiscent na tumangkin ng sobrang taas sa damage. Fortunately, hindi siya namatay. Ah. Mm. And Singapore able to hold their ground against this pesky Natalia. Mm-hmm. And nakikita naman natin na talagang nakakapalag ang Singapore in terms of the team fights dahil nga doon sa kanilang mga tanky compositions. But here comes the Crystal at si Reminiscent dito pinapunta sa Pilipinas. Pero lumalaban din ang side na Singapore. And Adamir with the ultimates. Gonzales goes down. Imam, the only man alive for the side of the Philippines at nagpupush dito ang side ng Singapore.
Tila gusto nila sabog. Tapusin. Eto na lang ito. Ay, wala. Ito na ata na kung 20 segundo. Walang sumabog. Kailangan maklear to ni Imbab. It's a wipeout for Singapore. Wow. And they actually doing it. Game 1 goes to Singapore. And wow, Singapore. Pushing the limits of Team Philippines. Just one clash. Kung yun lang kinailangan nila. Kung papansin ninyo, hindi sumabog yung inhibitor turret. The rule is, kapag yung outer turret, which is yung nasa gitna, yung tier 2, tatlo yung mga turret, di ba? Kapag yung tier 2 turret sa lane na yon ay hindi nabasag before 12 minutes, basta 12 minutes